iba't ibang bahagi ng kapulang ito. Buhay ni Jose Rizal sa Ateneo. Unang tapak ni Rizal sa Ateneo Municipal de Manila noong Hunyo 20, 1872 ay sinamahan siya ng kanyang nakatatandang kapatid na si Pasiano Mercado upang erehistro bilang isang ganap na mag-aaral sa nasabing universidad. Sa kasamaang palad, hindi siya natanggap sa paaralang kanyang nina na Isumi. Ano may pamilyang magto sa inyo? Magandang umaga po sa inyo, Father. Ito po pala ang ating kapatid na si Jose. Nais po siyang ipasok sa paaralan na to. Pwede. Mahal mo makita ang kanyang mga dokumenta. Pasensya na, pero hindi siya makakapasok kasi naman siya sa pagpapakala. At mukha pa siya sa pwede. Okay po, maraming salamat. Sa'yo siya na pala. Paano yan? Okay, tanggap. Okay lang yun, Pepe. Gagawa na lang tayo ng paraan. Habang naglalakad palabas, ang magkapatid ay akma namang nakasalubong nila si Padre Manuel Siris Burgos na kaibigan ni Pasiano. Oh, Pasiano, ano ginagawa niyo dito? Ito pala ang aking kapatid na si Rizal. Sinamahan ko lang siya sa pag-enroll dito, ngunit hindi na siya tinanggap. Sa anong rason? Dahil daw siya ay late registry at mukha pang sakitin. Gusto niyo tulungan ko kayo? Maari po ba? Oo naman, hali kayo, sasamahin ko kayo. So. Na siyang tumulong kay Rizal upang makapasok at i-rehistro sa paaralan. Unang araw ni Rizal sa paaralan, habang naglalakad papasok sa kanyang silid ay may bigla siyang narinig mula sa kanyang kinatatayuan na anoy may umaawit na mula sa katong sa paaralan. At nagsimula na siyang dumako roon. Nag-aral din siya sa ilalim ng wikang Espanyol. Buenos días, estudiantes. Welcome to all Spanish Studio Espanyol. Somos dos profesores de español. So tengo 22 años. Yo soy de España. Yo vivo en Filipinas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mi llamo José. Ah, muy interesante. Mucho gusto, José. Sumali din siya sa mga kompetisyon na isinasagawa ng paaralan. Do'y natalo siya sa isa sa mga mahigpit na katunggali. Labis niya itong dinigdib at ikinalungkot.
Matapos ang unang taon ay umuwi siya at nagbakasyon sa Calamba. Sa kanyang bakasyon ay hindi siya naging masaya dahil sa pabilanggo ang kanyang ina. Nakakapagod ang aking biyahe. Kamusta ang pag-aaral? Buti naman. O, bakit ka naman ang pagka? Hindi naman. Nakakapagod lang talaga dahil namin aktivitas na ginagawa sa paalala. Gusto mo ba ang masyad tayo sa kanaman? Talaga? Oo. Mabuti yun. Nang makakita man lang ako ng magandang tanangin at tumuli ng hangin. Lihim niya itong dinalaw at ikuminento ang kanyang naging kalagayan sa ikaunang taon. Sebe! Ano po ba, ina? Nagkaroon po kami ng palisahan sa paaralan. Masaya po kasi ang dami po kayong makilala ng mga iba't ibang klase. Tao, mga klase. Tapos yung paligsahan po namin, nauna po, medyo hindi pa po kasi ako gagaling po galingan kaya babala po ko natas. Pero habang tumatagal po, nagiging ano na, nagiging sunod-sundan po yung pagiging ano po, pagkapanalo, hanggang sa magpumakot ko yung pagiging end ba naman. Yan po kasi yung pinakamataas. Tapos yun po yung nakuha ko na. Ganun po, diba, pinagbibuti ko po na ang pag-aaral. Matapos nun ay muli siyang nagbalik sa Ateneo para sa ikalawang taon. Ang pagkakabilanggo ng kanyang ina ay naging inspirasyon niya upang mag-aral ng mabuti. Matapos ang ikalawang taon ay muli niyang dinalaw ang kanyang ina sa bilangguan at doon ay hinulaan niya paglaya ng kanyang ina. Paano? May napanaginipan ako. Ano? Lumaya nga ang kanyang ina ayon sa hula ni Rizal. Kaya habang nag-aaral si Rizal ay dinalaw siya ng kanyang ina na bagong laya at doon ay masaya silang mag-usap. Ang kabataan ng pag-asa ng bayan, ngunit bakit? Tayong mga Pilipino ang gumagawa ng ating tadhana. Inoy! Inoy!
Inay! Inay! Upo po! Kailan ba po kayo nakalabas po? Napakagaling mo, anak. Nagkatotoo ang sinabi na paglalipas ng 3 buwan, makakalaya na ako. Sabi ko naman po kami sa inyo, Inay. Maniwala lang po kayo sa akin. Dahil nararamdam mo po na rin ang paglalipas ng 3 buwan ng kamayan. Pero kamusta ka naman po doon? Habang hindi ka pa nakalaya, mabuti lang po ba hindi mo kalagayan? Oo, oh, anak. Hindi naman nila ako pinahirapan. Mabuti lang po. Ay, nasasaksihan niyo lamang ang aking kagalingan sa pag-aaral. Talaga kayo natutuwa sa akin. Mula noon ay sunod-sunod ang tagumpay na natatanggap ni Rizal sa paaralang kanyang pinapasukan. Nakatatanggap siya ng mga papuri at mga parangal. Rizal, pwede ba ako? Wala mo po, Father. Ikaw po ba sa anyo? Alam mo, Rizal, makikita ko kung magaling kaso mo. Talaga po? Oo. Sana'y pagpatuloy mo ang iyong pag-aaral at malayong iyong maraming. Salamat, Father. Makakaasap mo kayo ako mag-aaral.